Kamusta mga kaopawug? Maraming mga inabandon ng bahay, ospital, at kotse sa buong mundo. Ngunit papaano ang mga hotel? Sa anong sitwasyon, ang isang gusali na may maraming silid ay biglang inabandon na? Mula sa isang marangyang hotel na puno ng mga mayayamang bisita hanggang sa isa ng napag-iwan ng gusali sa isang syudad. Narito ang 10 abandonadong hotel sa buong mundo na talagang magtataka ka kung bakit inabandon na ang mga nagtataasang gusali tulad nito. Simulan na natin! Number 10, Hotel Belvedere. Isa sa pinakakilalang hotel sa Swiss Alps, ang Hotel Belvedere. Ito ay nakatayo na ng higit sa 135 years sa isang tila ahas at nakakatakot na daan na tinatawag nilang The Four Kapas, na taon-taong binabagtas ng mga manlalakbay sa Switzerland. Ang mga turista ay nagpupunta sa hotel na ito para masilayan ang tourist spot na Rhone Glacier o ang tipak ng yelo. Ngunit kasabay ng pagtunaw ng Rhone Glacier dahil sa global warming ay ang pag-ubos din ng mga turista na nagpupunta sa hotel. Isa din sa dahilan ay ang pagiging marupok at sa ilang dekada nang hindi na-renovate ang hotel. Base pa sa mga nagpupunta dito bago maipasara noong 2015, ay may mga puwang na ang mga sahig at ang mga hagdan. Wala rin itong safety exit kung magkaroon man ng aksidente, at ang mga kutsyon ay gawa pa sa mga lumang buhok ng kabayo. Mananatili na lang sigurong landmark ito para sa mga sasakyang dumadaan. Number 9, Ryugyong Hotel. Matatagpuan sa Pyongyang, North Korea, ang tinuguriang tallest unoccupied building in the world, ang Ryugyong Hotel. Ito ay may taas na 330 meters tall at may 105 na palapag na mayroong halos 3,000 na kwarto. Sinimulang ipatayo ang hotel na ito noon pang 1987, ngunit nahinto noong 1992 matapos magkaroon ng economic crisis sa North Korea. Base pa sa mga balita ay umabot ng $750 million ang kabuuang ginastos upang maabot nito ang full architectural height nito, kung saan ay wala pang mga bintana at interior fittings. Matapos ang 16 years na pagkaabandon na sa hotel, ay muli nilang itinuloy ang pagbuo dito noong 2008 hanggang 2011, kung saan ay natapos nilang lagyan ng mga exterior glass panels at telecommunication antenna. Ngunit sa kasalukuyan ay abandonado pa din ang hotel na ito dahil sa patuloy na tigil gawa sa hotel. Sa halip na maging sakit lang sa mata ang gusali, ay nilagyan nila ito ng mga LED lights upang maging kaakit-akit ito sa gabi. Number 8, Haludovo Palace Hotel. Ang Penthouse Magazine owner na si Bob Guccione ay ang may-ari ng Haludovo Palace na itinayo noon pang 1971 na matatagpuan sa Krk, Croatia. Naglaan siya ng halos $45 million para sa isang luxurious hotel na ito, kung saan ay nagsaserve ng mga mamahaling pagkain tulad ng caviar at lobster. Ngunit sa kasamaang palad, matapos ang isang taong pagsaservisyo nito, ay nauwi ito sa pagkalugi at hindi kumita, kahit na ito ay isang mamahaling hotel na mayroong kasino, swimming pools, mga bars, mamahaling pagkain at magagandang tanawin. Noong magkaroon naman ng gera noong 1991, ay dito na malagi ang mga tumakas sa gera. At lahat ng mga natirang gamit tulad ng mga appliances at furniture sa hotel ay tuluyan ninakaw. Ang mahalagang naiwan na lang dito sa sandaling matapos ang kaguluhan ay ang pundasyon nito. Mananatili na lang abandonado ang hotel na ito hanggang sa kasalukuyan. Number 7, Policia Hotel. Ang Hotel Policia ay naipatayo noong 1970s na may 8 palapag at tinutuluyan ng mga high-profile delegates
Ito ay matatagpuan sa Pripyat, Ukraine. Kung napanood mo naman ang ating video patungkol sa 10 abandonadong lugar sa buong mundo, ay malamang na alam mo na ang dahilan kung bakit naabandon na ang Pripyat sa Ukraine. Ito ay dating tirahan ng mahigit sa 50,000 na tao. Ngunit matapos ang pagsabog ng Chernobyl Nuclear Power Plant noong 1986, ay permanenteng pinalikas ang mga tao sa lugar dahil sa radiation na mula sa pagsabog ng planta na pwedeng magdulot ng sakit tulad ng kanser. Ngunit bago permanenteng maabandon na ang lugar, ay napabilang ang Polisya Hotel sa naging command post ng mga sundalong tumulong upang pigilan kumalat ang radiation sa lungsod. Sa kasalukuyan ay napapalibutan na ito ng mga halaman dahil sa matagal nang napabayaan ito. Number 6. Lee Plaza Hotel. Noong 1900s, ang Lee Plaza Hotel ay isang 17 palapag na Art Deco building para sa mga mayayaman, kung saan sa loob nito ay may beauty parlor, grocery store, game room, flower shop, library, ballroom at balkonahe na may dining area. Ito ay isa sa mga pinakamagandang hotel sa Detroit, USA noong kapanahunan nito na ipinatayo ni Ralph T. Lee, isang Detroit developer. Ito ay binuksan noong 1929 at naibenta ni Lee sa isang Detroit Investment Corporation. Kalaunan, napunta ang gusaling ito sa iba't ibang pagmamay-ari hanggang sa mabankrupt ito at maipunta sa korte. Lumipas ang 1968 ay nagpa siya ang lungsod ng Detroit na gawin na lang itong senior citizen housing hanggang sa maubos ang residente dito at tuluyang maipasara at maabandona noong 1997. Sa kabutihang palad ay naibenta ito sa isang developer na may construction plan para sa taong 2021. Number 5. Hotel Belvedere sa Dubrovnik, Croatia. Kung ikaw ay isang Game of Thrones fans, ay maaari mong makilala ang napabayaang hotel na ito. Ang Hotel Belvedere na matatagpuan sa Dubrovnik, Croatia, na dating masagana at puno ng mga maluluhong tao, ay ngayon napabayaan at wala nang nagpapahalaga, maliban sa maikling oras para sa pagsushoot ng mga pelikula dito. Ngunit bukod sa pagtatampok ng pelikula dito, ay naging isa din ito sa tinuluyan ng mga Croatian refugees noong 1991. Ang hotel na ito ay binuksan ng 6 na taon, magmula noong 1985. Itinayo ito na may 18 palapag, 200 rooms, private boat dock at helipad. Hindi ka panipaniwala na ang ganitong perpektong hotel ay inaantay na lang na gumuho sa tabi ng dagat kasama ang sirasirang mga bintana. Sa kabutihang palad, ang Russian billionaire na si Viktor Bexelberg ay binili ang hotel sa halagang $14 million at planong ibalik sa dating sigla nito. Number 4. Grand Hotel Kopari. Ang seaside villages ay kadalasan na pinapatayuan ng mga naggagandahang resorts at hotel para bisitahin ng mga turista at mag-relax. Ganito ang nangyari noong 1960s sa Kopari, Croatia, kung saan ay dating military tourist resort kasama ang kanilang pamilya para sa kanilang summer outing. Ngunit ang lahat ng iyon ay natigil nang magkaroon ng Croatian War of Independence noong 1991 hanggang 1995. Kung titignan ang aerial view ng lugar, ay hindi mahirap na hindi makita ang mga butas sa bubong ng mga hotel na idinulot ng mga missiles. Kabilang ang 5 hotel at mga resorts sa mga nasira sa gyera. Matapos ang gyera, ay pinagkukuha ng mga locals ang anumang natirang bagay na mahalaga sa hotel, tulad ng mga copper pipings o tanso. Talagang nakakalungkot ang sinapit ng mga gusali dito kung saan ay hindi na maaayos pa. At karamihan dito ay dinimolish noong 2017.
Number 3. Hotel Ponce Intercontinental. Kilala din bilang El Ponce na matatagpuan sa Ponce, Puerto Rico. Ito ay may 7 palapag at may 170 rooms na idinisenyo noon pang 1957 ng isang American architect na si William Tabler. Ito ay ang kauna-unahang modern hotel sa syudad na nagbibigay ng panoramic views ng Caribbean Sea na mula sa El Vigia Hill. Bago ito mapabayaan at maabandona, ay meron itong circular outdoor swimming pool, ballroom na tinatawag na Salon Ponciana, cocktail bar na tinatawag na Bar Coqui, at restaurant na tinatawag na El Capital. Kadalasang bisita ng hotel na ito ay ang mga sikat na celebrities noon at ang mga diplomats. Ito ay naipasara noong 1975 sa hindi maipaliwanag na dahilan. Maraming spekulasyon ang ilan na nagsasabi na ang lokasyon ay mahirap ma-access. Sa ngayon ay naiwan na lang itong nabubulok at napabayaan, na kung saan ay walang malinaw na plano kung ano ang susunod na mangyayari sa hotel na ito. Number 2. Buckhill Inn. Nakakalungkot isipin na ang makasaysayang hotel na ito na itinayo noon pang 1900s ay nababalot na ng mga graffiti at ni Mother Nature. Ang Buckhill Inn ay matatagpuan sa Poconos Mountains sa Pennsylvania na mayroong 400 rooms na nakatayo sa 1,000 ektaryang lupain. Bago ito maabandon na, ay dati itong sikat na hotel na may amphitheater, golf course, indoor pool, tennis court at lugar para sa mga nag-horse riding. Ngunit noong 1970s ay bumagal ang negosyo hanggang 1980s. At sa kasamaang palad ay tuluyan nang naipasara ng may-ari ang century-old building na ito noong 1990. Marami ang gustong ma-restore ang Buckhill Inn. Ngunit marami ang nabigong maibalik ito sa dating sigla nito, kung kaya't tuluyan na lang itong pinabayaan. Number 1. Ang mga hotel sa Varosha, Cyprus, Famagusta. Isa sa mga naitampok natin sa 10 abandonadong lugar ay ang Varosha, Cyprus, Famagusta. Ang lugar na ito ay sikat na destinasyon para sa mga Europeo. Ngunit nang magkaroon ng gera noong 1980s ay sinakop ng mga Turkish Army ang lugar at nilagyan nila ng harang, kung saan ay napabayaan ang daang-daang hotel at mga bahay sa lugar. Base pa kay Love Galiedo, na isa sa ating viewer, ay wala na daw ang mga harang sa lugar at pwede nang pumunta. Ayon pa sa kanya ay sobrang ganda daw sa Cyprus, Famagusta, na kung saan ay parang Boracay ang beach. Ngunit nananatili pa ding abandonado ang mga gusali dito at ang mga hotel na sana ay ma-renovate pa at pakinabangan. At dyan na nga nagtatapos ang ating episode patungkol sa mga abandonadong hotel sa buong mundo na sana ay nagustuhan ninyo. At kung may suggestion man kayo ay comment mo na below. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel ay pindutin mo na ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga interesting topics natin. Subukan din natin paabutin ng 100 likes ang video na ito. Shoutout kay Marian De Leon at sa mga viewers natin sa San Jose, Nueva Ecija. Maraming salamat, mga Kaupaug TV.